Hi guys! Have a nice day and thank you for watching Buhay sa Dubai videos. And today guys, pag-uusapan po natin ang 13 ways how to job it forward. Okay, in short, let's say sa lahat po ng mga OFW kung nasang bansa na po kayo, alam ko po na likas po sa atin ang gusto nating tumulong, okay? Sa ating mga kabayan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay na gusto rin magkaroon ng trabaho dito sa kung saan nasaan tayo ngayon, okay? Especially to those who are Filipinos in Dubai. Ito po yung ginagawa ko, guys. I really wanted that magtulungan talaga tayo mga Pilipino, especially OFWs na nasa ibang bansa. So, madalas ko pong tinuturo kung paano maghanap ng trabaho dito. But today, what I wanted to share to all of you is kung paano tayo makakatulong, okay? With our kabayans, yung tinatawag na job it forward. Paano natin sila matutulungan makahanap ng trabaho dito sa abroad, especially to those who are here on tourist or in visit or yung malapit na matapos yung employment visa nila. So ito po yung video na kakailanganin nyo para po kahit papano ay makatulong ka sa kapwa natin Pilipino. So number one, make an introduction. Okay, if you know a friend na unemployed o wala pang trabaho, of course, it is your chance, guys, na pwede nyo siyang ipakilala sa mga tao na alam nyo makakatulong, okay, na baka may mga job opening sila, people who are working in HR department, kasi sila yung mga tao na may alam, okay, if there's an opening sa mga kumpanya nila or not, or Filipinos na alam mo na maraming connections pagdating sa mga trabaho. Importante po yun. Or let's say, if you have a friend, let's say gusto niyang pumasok sa mga restaurants, for example, you can introduce a friend na wala pang trabaho sa mga kaibigan mo na nagtatrabaho sa of the same field, okay? Kasi kapag naging friends na rin sila, this friend of yours might say na, ay pare, ba't hindi mo i-applyan sa amin? Hiring kami ngayon. Okay? So start, guys, introducing your friends sa mga friends mo rin na working in the same field na gustong applyan ng kaibigan mo. And number two, guys, is of course, join your friend to a networking events or seminars or any organization, party, yung mga tipong ganon. Bring your friend along kasi diba para while on that certain events, of course, makikilala mo yung iba pa mga Pilipino na nandyan and you might get a chance na malaman na may opening sa kanila, diba? So at least right away you can recommend a friend na nandito na naghahanap ng trabaho, okay? So guys, any event, isama niyo po yung kaibigan niyo. Actually kahit nga any party, birthday party or kasal man yan, maaari niyo mapag-usapan yung tungkol sa buhay-buhay ng mga OFW dito, diba? So and then there's a chance na maaaring mapag-usapan niyo tungkol sa paghahanap ng trabaho. And definitely guys, mas maganda po kasi na may personal referral yung unemployed friend mo sa mga naghahanap ng mga employee, okay, sa kumpanya nila. And for number three, guys, if you are aware, okay, it is better, guys, if you can recommend your friends to join yung LinkedIn. Okay, ito po yung parang social network where your state yung strength of your skills, of your professionalism, yung tipong ganun. Sa LinkedIn kasi,
nandun yung, let's say, ano yung mga job experiences na meron ka, ano yung professionalism skills mo, let's say, are you a host supervisor, your background on F&B, you're a graduate of this course. Yung kasi kagandahan nun, it's because people who are professionals, eh, mahahanap mo po sa LinkedIn, okay? Actually, I already have my account sa LinkedIn. And napakasarap, guys. It's because some employers now are actually using this application or this social networking site to get yung mga specific skilled person na kailangan nila sa trabaho nila. So, try, guys, to create your account sa LinkedIn. And for number 4, guys, is you need to survey. Survey kasi parang sorbet. Parang, di ba, ano yun? Parang pagkain yun. Talaga English karam ako. Okay, make a survey of your job opportunities. Tama ba dun? Yung tipong, you can check yung mga tao sa paligid mo. If gaano nga ba kalakas. Yung chances mo na may mga kaibigan kang maaring mag-offer ng mga, mag-inform sa'yo of job openings from their company, or malay mo, some of your friend in your Facebook is a self-employed, di ba? Baka mga, ano sila, mga may-ari sila ng mga businesses where they might be needing some staff. Okay? You can check, like what I'm doing kasi, guys, from time to time, I ask some friends in my Facebook if baka may job opening kayo dyan, let me know. So you can check, guys, all of your friends, kasamahan mo sa bahay, kung tika, may mga job opening pa kayo dyan, alamin mo yung mga trabaho ng mga kasamahan mo sa bahay na might be, time will come na may mamet kang isang kaibigan na naghahanap ng trabaho, maaari nyo po silang i-refer. Diba? So check your job, check your network for job opportunities na maaari mong maitulong sa mga kaibigan mo ng mga Pilipino din. Try to help a friend to identify yung job that they are seeking. Ito kasi mahirap sa mga Pilipino, di ba? Lalo na sa mga kaibigan natin na nasa Pilipinas pa lang. Sasabihin sa'yo, pre, kahit ano, huwag ganon, okay? Mahirap tulungan yung tao na naghahanap ng trabaho ng kahit ano. They have to identify exactly kung anong trabaho ang gusto nila. Okay, yung something that they have experience, something that they are skilled, something na alam mong mairirekomenda mo sila kasi magaling sila on that field. Okay? So if you are helping your friends na makahanap ng trabaho, kailangan alam nila kung saan sila talaga. Okay? Kasi with that, tayo na, we are recommending friends to these other friends, hindi tayo mapapaya once na nakapasok sila doon. Kasi of course, di ba, integrity pa rin natin yung nakataya doon minsan, that these friends of ours will again ask a help from us na baka may kaibigan pa rin tayong gustong maibigay sa kanila soon, eh at least hindi tayo mapapaya. So, know, guys, your specific job target. And for number 6, guys, you have to mentor a friend in your industry. Okay? There are some things kasi na may mga bagay o trabaho, okay? Dito sa mundo, na teachable, na kahit walang experience, eh maari mo siyang turuan, di ba? Na matutunan yung mga bagay na alam mo. Like what I'm doing, if I got a chance sa mga namimet kong mga followers, eh kinukwento ko yung mga bagay-bagay na alam ko, and then sinishare ko sa kanila yon, okay? How can they do this better? Okay, sa mga ganitong bagay. And especially if you are really experienced on that, maganda kasi that you are sharing yung mga first-hand informations kung ano talaga yung mga nangyayari sa ganong trabaho. Like for example, for a waiter, ito sa buy is, there are a lot of things na you need to consider, okay, and understand bilang isang waiter. So, try, guys, to assist, okay, your friends, and to understand kung saan yung industry na meron ka. Kasi, mas maganda kasi, like, you personally know these things, tapos sinuturo mo dun sa kaibigan mo, eh, at least, magiging fully aware siya if in case na yun din yung field na papasukin niya. And for number 7, guys, is review your friend's resume. Okay, madalas ko pong sinasabi to that, you know, yung resume style dito sa Dubai is different kumpara po sa Pilipinas. Kasi in the Philippines, yung resume natin is the more job experiences you have from different field, eh nilalagay natin. But then dito sa Dubai, it should be tailored to the position
na ina-applyan mo lang. Okay? They don't mind and they don't care about other job experiences you have na hindi related doon. Kasi parang it's not an advantage para sa kanila na wala silang experience in the position that they are applying. Pwede nyo pong i-check, okay, yung resume ng mga friends mo. Itiga, pare, kung nag-a-apply ka ng salesman, wala ka naman experience, hindi pwede to. Okay? So, it's either kalkalin mo yung job experience, baka nga naman may experience ka dati. Okay? Kahit yung dati mong pang-experience can help. Okay? Or, maybe, ay, pare, since ang background mo is more on F&B, dapat sa F&B ka muna. Okay? Especially to those yung mga nagahabol ng mga pa-expire na yung mga visa nila. Yun minsan yung mga mali eh, na it's because you're applying for a position na gusto mo but then you don't have background. Malabo po talaga. So try to help guys to review your friends' resume muna. So importante po that your email address and your mobile phone number is correct. Because employers are going to contact you using those details. Okay? Napaka-importante po nun. And for number 8 guys, please offer yourself to be the professional reference to your friend. Diba? Kasi there are some employers na naghahanap talaga sila ng references. So offer yourself guys, especially if you know that this person is talagang alam mong recommendable, diba? Yung talagang magaling sila when it comes to job or to their work habit, yung behavior nila, offer yourself. Kasi malaking bagay that, you know, a person na binibigyan nyo for reference is talagang kilala kayo. So offer yourself guys, diba? Parang in that way, matutulungan mo talaga yung kaibigan mo. And for number 9 guys, is you have to practice your friend for an interview. Okay? Kasi, of course, you experience already being interviewed. So at least you have a little idea of what's going on during the interview. So pwede mong itry siya sa pag-interview. Kasi dito kasi sa Dubai, interview is really important. Because dito mo kasi ibibenta yung sarili mo eh. So if gaano man kaganda yung resume mo yan, eh wala pa rin kwenta yan kapag hindi ka ganun ka-impressive pagdating sa interview. And ako, I teach a lot of my followers on how to handle interview dito sa Dubai. So, ito lang guys, quick tip. You have to be fully knowledgeable of your job experiences kasi mostly yung topic ng interview talaga is focuses more on your job experience and how knowledgeable you are dito sa position na a-applyan mo. So, ito actually one of the problem of Filipinos, especially to those who doesn't really speak English well. Kasi minsan tayo, kasi magaling tayo, we understand English, but sometimes kapag hindi natin kasi ginagamit madalas yung English, hindi natin, kumbaga yung communication skills natin sa English, hindi ganun kaganda. Okay, so it is better guys that at least you have this training now with your friend na sa mga interview questions, to at least you'll be a little early to prepare yung mga job interviews na yan, okay? So, try to do that guys to your friends who are applying a job. Para at least, alam ko mong confident ka na kapag nirecommend mo siya into that certain person na naghahanap ng trabaho, alam mong maipapasa niya. Okay? Maipapasa niya yung interview. Okay guys, and for number 10, you have to help your friend to, hindi naman identify eh. You have to help a friend craft a personal mission statement, okay? Dito po kasi sa ano, sa parang objective natin yan eh, sa ating resume. Because some employers are actually checking your objective in life, okay? Dito nila malalaman kung ano talaga yung plano mo sa buhay. Because some employers are looking for employee who wants to work in their company for a longer period of time, of course. Kasi the lesser yung chance na mag-rehire sila, na mag-rehire, eh mas less kasi yung gastos ng company. So, most companies are checking your objectives, kung ano yung mga plano mo sa buhay, how serious are you in life, yung tipong ganon, your strength, yung how do you think, and gaano ka capacitive na tao. So, sometimes guys, do not just copy yung mga objectives from other friends' objectives. Kasi minsan, pag hindi mo kasi alam yun by heart, wala kasing dating yun eh. So, it is better that, you know, you will definitely land on the job na gusto mo talaga if yung objective mo is really honest, kung ano talaga gusto mong maging, okay? And with that, kasi matutulungan ka ng, oh, company, ito mismo yung hinahanap ko. People who are with positive attitude and willing to learn, yung tipong mga ganon. So, try to think
properly, guys, on what you're going to write, okay, as your personal mission statement. Okay, and for number 11, guys, do this, okay? Set up an informal interview. Okay. Kanina kasi, what I'm sharing is, you have just to review what are the common job interview questions. But in this time, try to make a scenario where you go, you are like, ikaw yung interviewer. Okay? Tapos i-interviewin mo yung friend mo applying for this position. In that case, kasi mapapractice mo siya kung yung English speaking skills niya, kung paano niya talaga i-justify yung mga job experiences niya, and then how good he is in the position na a-apply niya. Diba? Kung, teka, kapag ba in-interview to, paano yung mannerisms niya, kailangan pating damit, ha? Huwag mo siyang tuturuan kung paano magdamit, okay? Paano umayos, paano sumagot sa interview. Kasi by that, you will judge and check kung saan siya maaring, teka pare, kailangan next time kapag nasa interview ka, huwag kang masyadong medyo mayabang yung dating, okay? Or you have to be focused more on sa strength mo na you are here in the interview to sell your strength, your skills, yung galing mo, okay? Not that on parang sumasagot ka lang na parang wala namang tumbok dun sa position na ina-apply mo. So it is really important, guys, that during the interview, you have to focus on sa answers mo, on sa mga situational questions nila, na dapat medyo yung target mo is to hit that position. Diba, let's say if you're applying for a sales position, kailangan yung mga sagot mo related sa sales, yung galing mo sa pagbibenta on something. Yung tipong ganon. So that's really important. And for number 12, guys, is you have to share some useful resources to your friends. Okay, pag sinabi natin useful resources, like what I'm doing, actually, guys, there are two Facebook pages na alam ko po na maaaring makatulong po sa mga Pilipino. Yun po yung M2M Jobs for Kabayans. Nasa Facebook po yan. And another one is Friends and GCC something. Sinishare ko yun sa mga kaibigan ko. Or, if you have a list of websites dito sa Dubai, or kung saan country man na meron ka, maaaring mong ishare yun sa kanila. Okay, at least they can start applying online, di ba? Or tipong resources can also be like may kilala kang sikat na tao na tumutulong, okay, giving advices on how to face interview, how to interview. Parang example ako, na alam mo yun, na medyo professional pagdating sa ganung bagay, na they have experience na on how to make your friend be prepared sa mga job interviews na pupuntahan niya. Okay? So, sharing is caring, guys. And for the last, guys, number 13, you have to know, guys, okay, and learn that you should try to listen before acting. Okay, it means, pakinggan mo muna kung anong talaga kailangan ng kaibigan mo sa'yo. Diba, kung anong tulong ang hinihingi niya para matulungan mo sa makahanap ng trabaho. Diba, hindi yung tipong, hala, sugod ka na lang ng sugod. So, maybe this friend of yours, eh, may mga personal preferences siya on a job na gusto niya. Try to listen first, and then maybe there are things na talagang weak siya sa part na yon. At least, you know where to focus yung tulong na gagawin mo sa kanya. Okay? So, I think that's all for today, guys. It is always good, guys, that we can help our kabayan. Diba, sa paraan po na to, 13 ways on how to jump it forward. So, alam mo, guys, it is really rewarding that we can be part of the success of our kabayan dito po sa ibang bansa. Right? So, I think that's all for today talaga, guys. Thank you so much for watching this video, and please, guys, try to subscribe in my channel, kasi sabi ko, I'm planning to give you more videos. Okay, although I already have a lot of videos. And you can also watch my daily vlogs, Buhay sa Dubai 2015, and I would like to greet some friends. I would like to greet Kev Alfaro, to Sian Aquino, to Rinel Banda, okay, my best friend, na isa ring YouTuber, and to all the member of Filipino vlogging community. Okay, so thank you po. I already have this conversation with them. Thank you so much. That's all, guys. Bye. And then last, guys, again, to those Filipinos who are in Dubai, guys, please support me in selling or in buying this shirt. This is for Alden's battle is my battle. So siya pa yung tinutulungan ko ngayon na he needs a bone marrow transplant po kasi he's suffering a leukemia, so parang cancer. So, to raise a fund, kailangan po namin ng tulong nyo, guys. So, to those who has extra blessing or cash na gusto pong mag-donate, please just let me know. Thank you so much! God bless you all!
Ciao!